And what's up guys? My name is DJ Lee and welcome back sa ating YouTube channel, Leomar Beno Pasco po. May aeroplano. Yan, may napadaan. Yan. And kung bago lang sa ating YouTube channel guys, don't forget to subscribe and click the bell button. Click po natin para ma-update po tayo sa mga new videos po ni DJ Lee. And of course, ngayon nga po, welcome sa ating Tutorial 101. Tutorial 101. Yan. Tuturo po natin kung paano mag-edit using this application. Yan, PixArt po. Tuturo po natin kung paano po i-edit to. And kung nakita nyo po, 1, 2, 3. Sama kung nakita nyo po yung mga larawan na yan, tuturo po natin paano i-edit yan. Yan po yung nauuso ngayon sa Facebook po or sa mga editing applications na nakita din po ni DJ Lee and na-curious po tayo kung paano din i-edit yung man. Kaya ipapahal po sa inyo kung paano ko i-edit yan. Yan, stickman or stickman drawing. Yan, without further ado, let's get started sa ating tutorial. So ayun po guys, welcome back sa ating tutorial 101. At ang unang-unang gagawin po natin guys, siguraduhin po natin na meron na po tayong na-download na PixArt or application na PixArt. At kung wala pa po, download po natin ito sa my Google Play Store. Anyway guys, free po ito at wala pong bayad. So pagkatapos po natin i-download ay puntahan po natin yung application, install po natin and i-open po natin. Click po natin at antay ng kaunti. At ito po yung magpapakita. Yan, plus sign po, click po natin, click. At ito po, okay, kung mapapansin nyo po, ito po yung mga draft po natin or mga na-edit na po natin dati. At ito po guys, payo po ni DJ Lee. At kung wala ka pang na-download na picture or larawan na i-edit, ay mag-download ka na po sa Google. May mga free photos po doon or mga pictures, pwede po natin gamitin. At kung tatanungin nyo po si DJ Lee, ang ginagamit po kasi natin na mga larawan na in-edit ay mga kuha mismo natin or mga kinuhanan natin para maiwasan po natin ang copyright. Okay, pagkatapos po nun ay all photos po, click po natin po yun. Ito po, tuturo ko po sa inyo kung paano ko in-edit ito. Yan. Ito guys, yan yung bug. Tuturo po natin. At guys, kung mapapansin nyo po, saan natin kukunin yung mga stickman drawing. Okay, kukunin po natin yung mga stickman drawing or da-download po natin sa my Google. So puntahan po natin yung stickman drawing sa my Google. Antayin lang po natin. Okay, so search box, search po natin yung stickman. Ito po yung word of the day po natin, stickman. Stickman drawing. Okay, stickman drawing. Then, ito guys, i-match po dapat natin yung emotion po ng stickman na da-download po natin dun sa may emotion na ipinakikita din ng original picture kung saan po natin i-overlay yung stickman. Okay, so ito po yun. So, download po natin, click po natin yung stickman, drawing, pushing a cart in a clip. Ito po yung sinerge po natin kanina. So, wag po natin kakalimutan na i-type yung stickman drawing and yung emotion. Okay, or yung kwento. Okay. Click po natin yon, images. Okay, so ito po yon, tinutulak. Oh, click po natin, long press po natin. Then, download image. Then, mamili pa tayo ng isa. Yung hinihila, ito na lang. Yan, blur po. Ito. Sige. Click po natin yan. Maganda po tayo, ano guys, ng malinaw na picture na pwede po natin gamitin kasi may mga pagkakataon po na hindi po ma-load ng maayos yung larawan kaya blur yung picture. Okay, so sipagan po natin sa pag-download or paghahanap po. Ito na lang. Okay, ito. Pwede to siguro. Okay, click po natin download image at balikan po natin yung PixArt. Okay guys, ulitin po natin at payong kaibigan po ni DJ Lee ay mag-conceptualize po tayo ng kwento or dapat may story po tayo dun sa may edit po natin. So be creative po, dapat maganda po yung imahinasyon po natin o malawak po yung imahinasyon po natin base dun sa may sabi natin kanina na original picture na lalagyan natin ng stickman para makita yung emosyon.
Okay, so malikhaing pag-iisip. Pagkatapos po nun, ito po yung picture po natin sa may PicsArt. Mag-add photo po tayo. Click po natin, add photo. Then, click po natin yun, yung nagtutulak, yung dinownload po natin kanina. Then, resize po natin guys, palakihin po natin. Oh, ayaw lumaki yan. Check po natin. Then, katapos i-resize, punta po tayo sa may effects. Effects. Then, click po natin si negative. Okay, check picture. Katapos po nun, ay punta po tayo sa may blend. Blend po natin. Ang ginagamit po natin sa pagbe-blend ay screen lamang po. May mga options po kayo dito. Yan. Add, overlay, lighten, darken, multiply, screen. Pero ang ginagamit po ni DJ Lee ay screen. Click po natin yung screen. Then, click po natin yung picture. Then, adjust. Okay. Gamit po ng adjust yung brightness po natin into 100. Okay, maximum of 100 para makita po natin, mapapansin nyo, kung mababa po yung brightness po niya, hindi po masyadong makapal yung pattern po natin. So, 100 po dapat. Katapos po nun, click po natin yung check, then eto, eraser. Mag-erase po tayo kasi erase po natin yung mga hindi po kaaya-ayang mga part ng drawing po natin. Yung mga parts ng drawing po natin. So, hit po natin yan. Okay. Erase po natin dapat. Okay. So, pwede pong lakihan guys. Click po natin yung erase. Then, lakihan po natin ito para mabilis. Yan. Experiment lang po tayo guys. Masyadong malaki. Mga maliliit na parts like this one. Malalapit sa ano. Pwede natin paliitan. Okay. So, yun. Then, ito. Zoom lang po natin, guys. Then, delete natin yung mga parts na ayaw po natin. Okay. So, pagkatapos po nun, may watermark pang natitira. Okay. So, yep. Erase po natin yun. Okay, ito guys, yung mga parts na ganito. Okay, so sipag lang guys sa pag-edit. Pero ito lang tutorial, hanggang dyan muna. Pero kung ako sa inyo, sipagan natin yung pag-edit para matanggal po yung mga parts na ayaw po natin. Check po natin, then i-ano po natin. Ganyan, rotate po natin ng konti. Okay, syadong malaki at hindi po mai- yan. Sakto dapat. So, edit lang guys. Yan, pwede na yan. Okay. So, yun po yung itsura niya. Lagyan pa natin ng isa yung hinihila. Punta po tayo dito sa may add photo ulit. Then, ayun. Check po natin dun sa taas. Again, same process po. Check po natin or i-resize po natin. At punta po tayo sa may effects. Hanapin po natin si negative. Tapos po nun, check po natin. At punta po tayo sa may blend. Blend po natin. Again, screen. Then, adjust po. 100. Para makita po natin yung mga watermarks. Check po natin. Patapos po nun, resize natin ng konti. Then, erase. Erase po natin yung mga parts na ayaw po natin. Erase po natin. Okay, ito guys, ano, may mga nakita kong na-post sa Facebook na may mga parts na hindi na-edit yung mga watermark kaya nakikita pa rin. So, kung ako sa inyo, para hindi mahalatang yung pinag-downloadan mo yung watermark niya, i-erase po natin ng gusto. Sipag lang guys at konting tiis lang matatapos din natin to. So, yun po. So, ganyan muna. Ano guys? Pabilisan lang. So, yun. Erase po natin. Again guys, pwede po nating lakihan yung tinatawag po natin na brush po natin. Okay. So, na-erase po yon yung part na yon. So, kailangan po natin na i-restore. Click po natin restore para maibalik po yung part na na-erase kanina. So, yun. Ito muna. So, ganyan. So, erase ulit.
zoom lang po natin. Pwede po natin i-zoom para makita natin yung mga parts na ayaw po natin. Okay, yan. Erase. Okay. So, yan muna guys. Check po natin. Check. Huwag po muna natin i-check yung nagpakitang check ulit sa taas kasi masisave yan. Hindi pa natin edit. So, i-rotate ulit natin para makita yung maibagay natin dun sa may action. Kasi papataas yan. Hindi po pwedeng ganito. Diba? Nahulog na yung tao natin or si Stigman. Okay, ito guys. Okay, hinihila. Mukhang hinihila. So, pwede paliitan kung gusto nating paliitan para mag-match sila sa baba na tao na magkasing laki lang. Okay, so pwede na yan guys. And, i-zoom pa natin kasi mag-erase tayo ng konti dito sa may part na to. Yan, para yan. Kunwari nakatali. Pwede na yan guys siguro. O hindi. Balik natin yung dati. Store natin. Okay. So, ganyan na lang. Anyway, na-blur naman yung isang ano niya. Okay. So, yan po guys yung itsura po niya. Then, check na po natin. Then, eto. Check. Okay. Kung na-check na guys, na-save na yan. And, ikakrap po natin para maging maliit. Or yan yung original picture para kitang kita yung mga stick natin. Okay, so ito na yun guys yung finished product po natin. Napakasimple po. Then para i-save po yan, check po natin, then save. Nasa gallery na po natin. So yun po guys kung paano po natin inedit yung Stickman drawing po natin. Ganyan po kadali. At ulitin po natin, payo po ni DJ Lee, dapat creative po tayo. Malawak po yung isipan po natin, malawak po yung imahinasyon po natin para makagawa po tayo ng mas maganda pang concept ng i-edit po natin ng Stickman drawing. Okay? Mag-concept po tayo, mag-conceptualize and maging malawak yung imahinasyon po natin. So, yun po yung finished product po natin. Don't forget guys to share this video and i-like po natin. Share po natin ang good vibes and good news sa mga gusto ding mag-edit at matutong mag-edit using PixArt. So marami pa pong pwedeng i-explore or pwede pang gawin sa PixArt. Turo po natin yan sa mga susunod po nating mga videos. Ulitin po natin guys, kung bago ka lang sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe and click the bell button para ma-update po tayo sa ating mga new video tutorials. Okay, ito po si DJ Lee or Leo Marbeno Pasco po. Thank you very much for watching.